His name, and I surrender all, and I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender. Praise God, hallelujah. At habang nakayo ko ang ating mga ulot, nakapigit ang ating mga mata, tayo din dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Lord, as we sing that song, we surrender, O Lord Jesus. At tutuloy kaming humihingi, Panginoon, ng iyong pananampalataya at kigalakan, Lord, na patuloy niyo kaming samahan sa buong maghapon na kami ng nagkatipon para purihin ang iyong dakilang pangalan kung saan dito sa lugar nito na iyong inilagay, Lord. Patuloy na sumasamo kami. At dalangin namin na ikaw ang bumaba sa aming kalagitnaan at patuloy na magturo sa bawat isa. Lord, habang aming mga kapatid nagsiuwi, dalangin namin na ingatan mo po sila sa kanilang mga sakyan. Magarating sa kanilang mga bahay, Lord, ng ligtas at malayos na mag-uri ng kapahamakan. Habang ang iba namin mga kapatid ay narito at patuloy na magninilay sa iyong salita, dalangin namin na pangunahan mo po kami at mangyari po lamang kung ano yung sagda na kalooban sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin ang aming kapatid na gagamitin mo upang magbahagi ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo po lamang sa bilang mouth speaker, Lord, na mangyari po lamang kung yung sagdal na kalooban sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. Lord, sa iyo po lahat na papuri pa sa salamat. In Jesus Christ, name we pray and everybody will say, Amen. Praise God, hallelujah. At tinatawag na po ang ating kapatid, si Brother Alan, ang magbabahagi ng salita ng Diyos sa atin sa hapon pong ito. Amen. To God be the glory. Amen. Pwede po ba natin awitin yung Come Holy Spirit? Amen. Panyayahan natin ang Espiritu ng Panginoon. Sa maya po, Lord God, ang aming pinakananasa ngayon, Panginoon Diyos, yan po, Lord God, ang aming dalangin, Panginoon, Lord God, at makasama kanawa namin, Lord God, sa hapong ito, Panginoon Diyos, Lord, pangunahan mo po, Ama, ang aming gawain. Ikaw po, O God, ang siyang mangusap sa amin, Panginoon Diyos, Lord God, pahiran mo muli, Lord God, ang iyong lingkod, Panginoon Diyos. Hallelujah, itago mo ako, Panginoon Diyos, Lord God, sa iyong likuran, Panginoon Diyos, upang ang iyong kaluwalhatian, Lord God, ang siyang mahayag, ang salita, Lord God, ang siyang, Lord God, may hayag sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos, Lord God, gamitin mo minsan pa, Lord God, ang iyong lingkod, Panginoon Diyos, Lord God, hallelujah, na Lord God, merong, Lord, kapangyarihan, Panginoon Diyos, Lord God, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Diyos, Lord God, hallelujah, puspusin mo, O God, ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, O God, at magkaroon kami, Lord God, ng kapangyarihan, Panginoon Diyos, Lord God, hallelujah, at Lord, hallelujah, pagharian mo, Panginoon Diyos, Lord God, ang aming buhay, Panginoon Diyos, Lord God, at Lord, ikaw po, Ama, ang siyang manguna sa amin, hanggang sa matapos, O God,
ang aming gawain, Lord God, sa hapong ito. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Sa Ephesians chapter 5:18. And be not drunk with wine. Thank you, Brad. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Amen. God bless you all. You may be seated. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Kinagagalak ko kayong makita muli. Praise the Lord. Hindi ko po in-expect na meron tayong mga kapatid na hindi pa naman ako nagbaon ng English ko. Praise the Lord. Sino ba gusto mag-interpret? Because, you know, last three consecutive Fridays, we are all Filipinos here. That's why now I was not expecting that our brothers and sisters are here today. But praise the Lord. The Lord will guide us. Amen. The Lord will speak into our hearts. And I'm telling, I do not have much English words with me now. That's why. So please bear with me. And anyway, this is a Bible study. But as I'm always telling, hallelujah, I'm not used to have a Bible study without preaching. Sometimes there is also a preaching from time to time. And praise God, minsan nga yung mga nagte-testimony nga dito ay nagpe-preach na rin. Kaya nagiging preachimony tuloy ang dating. Hallelujah. Na habang nagte-testimony, nagte-testify ay nagpe-preach na rin. Amen. Lalo pa kayo yung magba-Bible study. Amen. So, praise the Lord. So, last time, praise the Lord, we study about the last time I stand here for a Bible study. We study about the baptism of the Holy Spirit without sensation. Amen. So we specify without sensation because, praise the Lord, Brother Branham said, hallelujah, you can be baptized with the Holy Spirit without the feeling of sensation. Amen. Pwede kang mabautismo ng Espiritu Santo na hindi mo namamalayan. Amen. Hallelujah. Namalayan mo na lang. Amen. Nabago ka na. Meron ng nabago dun sa kalooban mo. Amen. So, praise the Lord. We say last time that baptism of the Holy Spirit, they receive the baptism of the Holy Spirit while they are hearing the Word of God. Amen. While they are preaching and hearing the word of God, they receive the baptism of the Holy Spirit. And some are they receive the baptism of the Holy Spirit by laying on of hands by the apostles. Amen. If you remember last time our Bible study, so we say that baptism of the Holy Ghost brings you to a real conversion. This is our real new birth. The baptism of the Holy Spirit, right. This is our new real new birth. Right. Amen. Amen. So, praise the Lord. And we say last time that baptism of the Holy Spirit types this is also our spiritual circumcision. Right. And baptism of the Holy Spirit, this is our seal. Amen. Yes. Hallelujah. So, grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed until the day of your redemption. Amen. And we say last time that this is also our earnest. Yes. Paunang bayad sa atin. So this is a down payment for us. Amen. So we say that
Hallelujah. We also study about how to receive the baptism of the Holy Spirit. Amen. Not just waiting there, and but the Bible said you have to ask for it. Yes, that's true. Amen. Amen. So if you remember, hallelujah, the Bible said, hallelujah, you have to ask for it, although you are bagamat kayo ay masama, ang sabi, amen, if your children asked of you some bread, hallelujah, you will not give them a stone or praise the Lord. How much more your heavenly Father, amen, give you the Holy Spirit when you ask for it. So you have to ask for the Holy Spirit in order for you to receive the baptism of the Holy Spirit. So now, Brother Branham said, don't tell him how you want to get it. Wag mong sabihin kung paano mo ito makukuha. Wag mong diktahan ng Diyos. So don't tell him how you want to get it, but just tell him you want it. Just tell him you want the baptism of the Holy Spirit, then you will receive it. Amen. Praise the Lord. Don't dictate God. Amen. Hallelujah. Now, so after you receive the baptism of the Holy Spirit, there is another refilling of the Holy Spirit. Amen. And that is our subject for today. So, as we read in Ephesians chapter 5, verse 18, it says here, "And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit." So, the correct translation for this verse is, this is actually a present continuous tense. Ito ay, dahil ito ay utos, ang sabi, this is a commandment that you have to do, or dapat itong ganapin ng tuloy-tuloy. It is a continuous process. Okay, so keep on being filled with the Spirit. That is the correct translation for it. So it's a refilling of the Spirit. Yes. You already have the baptism of the Holy Spirit, and then now you have to be refilled by the Holy Spirit. So the title of our message is "The Refilling of the Holy Spirit." Amen. Amen. So, hallelujah, all of us are desiring to be filled with the Holy Spirit. Amen. Sino ba dito ang hindi nagnanasa na mapuspos ng Espiritu Santo? Amen. So lahat tayo, all of us are desiring to be filled, to be baptized with the Holy Spirit. And we know that the power of God, o yung kapangyarihan ng Diyos, ay nakapaloob sa kanyang Espiritu Santo. Amen. So the Bible said, without the Spirit, yes, that's true. So without the Spirit, there is no real power. Amen. The Bible said, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen. Okay, so there is power in the Holy Spirit. So lahat ng mga bagay ay sabi ginawa, praise the Lord, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Now, I want you to notice in Ephesians chapter 1, Paul is speaking of those who are already baptized with the Holy Spirit, those who are already believers, those who have already the baptism of the Holy Spirit. So, siya ay nangungusap dun sa mga naipwesto na sa lupang pangako, spiritually speaking. Those who are already in the promised land, those who are already baptized with the Holy Spirit, or dun sa mga nabautismohan na ng Espiritu Santo. So, sabi, paano kayo makakapasok kay Kristo? Hallelujah. Kung sila ay na kay Kristo na, ang sabi, ibig sabihin, they were already baptized with the Spirit, baptized with the Holy Spirit. That's why they are already in Christ. Amen. Sila ay mga nakapasok na kay Kristo, because by one Spirit, the Bible said, are we all baptized into one body. Okay? So, yung kausap dito ni Pablo ay ito yung mga may Espiritu Santo na. Amen. So, baptized na ng Holy Spirit. And they are actually sealed by the Holy Spirit. Amen. Dahil ang Espiritu Santo, sabi nga natin kanina, is yun ay seal you. The Holy Spirit is a seal. So the Bible said, grieve not the Holy Spirit of God,
whereby we are sealed until the day of your redemption. So meron silang meron na silang katiyakan sa kanilang kaligtasan. They are already secured with their salvation. So meron na sila, they already have this security. They are already secured. Okay? Yung mga nabautismohan na, those who are already baptized with the Holy Spirit, they are already secured. Hindi na sila, hindi sila yung ligtas ngayon at bukas hindi na naman ligtas. Praise the Lord. Hindi po pwede yung on and off. Amen. Once na ikaw ay ligtas, ligtas ka na sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So, pero ang bilin sa kanila ni Apostol Pablo, ang sabi, I be filled with the Holy Spirit. This is actually a commandment. Be filled with the Holy Spirit. Mga puspos kayo ng Espiritu Santo palagi. Praise the Lord. Hindi lamang dapat ngayon kayo mapuspos ng Espiritu Santo. Kundi ang sabi niyang ganon, hallelujah, kayo mapuspos ng Espiritu Santo palagi. So be filled with the Spirit always. Not just today. Amen. Hallelujah. So it's actually a command. Be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Okay? So, there's some confusion actually here in the filling of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Amen. Nawala na ako. Praise the Lord. So ito ay isang bagay. Amen. Ang sabi, ang unang, yung refilling of the Holy Spirit, praise the Lord, ang unang kandidato na makakaranas, amen, ng pagkapuspos ng Espiritu Santo are those who are already baptized with the Holy Spirit. They are the first candidate to be filled with the Holy Spirit, those who are already baptized with the Holy Spirit. Amen. So because this is not just a filling, amen, but actually a refilling of the Holy Spirit, because you are already filled before and now you have to be refilled by the Holy Spirit. So this is a continuing process. So don't be contented that you were filled with the Holy Spirit once, amen, but desire to be filled always. Amen. Hallelujah. Because you can be filled and refilled and refilled and refilled with the Holy Spirit. Amen. Pwede kayong paulit-ulit na ma-refilled, mapuno, mapuspos ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Sabi ng prophet, there is only one Holy Spirit baptism, but there are many refillings of the Holy Spirit. One faith, one Lord, one baptism. Amen. Yung one baptism doon, it's not the water baptism, but it's the Holy Spirit baptism. Okay, that's why it says one baptism. Minsan ka lamang dapat na mabautismuhan ng Espiritu Santo. Ngunit after that, you can always be refilled and refilled. Amen, with the Holy Spirit. So, at pwedeng mangyari yun, or else, hindi yun iutos ni Pablo. Amen, na be filled with the Holy Spirit. So, ibig sabihin, maaari talaga kayong ma-refilled ng Holy Spirit. So, maring makakaiba tayo ng idea, amen, kung paano tayo mapuspos at maring makakaiba tayo ng experience. Pero ano man yun ay, alam nyo, masarap mapuspos ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Marahil yung iba, amen, when they were filled with the Holy Spirit, they feel like they are elevated in the heavenly places. That's what their experience. Amen. And others may, praise the Lord, may have a joyful spirit, a joyful heart in praising God. Hallelujah. When they receive the Holy Ghost. Amen. And others, they are dancing in the Spirit. And others, yung iba ay natutumba dyan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At yung iba naman ay they experience or they feel yung kakaibang inspirasyon. Nagkaroon sila ng kakaibang inspirasyon at naging matapang sila. Amen. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. At sabi, nag-uumapaw yung kagalakan nila. Amen. Sa pagpapatotoo. Amen. So, iba't ibang karanasan. So, we have a different experience on how you receive the baptism of the Holy Ghost. That's what we are
studied in last time. So, maring lahat ng yon ay genuine Holy Ghost. Amen. Ngunit iyon, hallelujah, ay isa lamang sa sangkap, amen, ng pagkapuspos ng Espiritu Santo. Amen. Pero ito titingnan natin ngayon kung ano ba talaga ang ibig sabihin. What is really the meaning of being filled with the Holy Spirit after you have been baptized with the Holy Spirit? Okay? Alam nyo, napakasimple lang ng susi. Amen. Para makaranas tayo ng tuloy-tuloy na pagkapuspos ng Espiritu Santo. In the resurrection, the message of Brother Branham says here, hallelujah, is a good old-fashioned Holy Ghost sent revival. Man back to believing the Word of God, that God will take care of us like He did in the old days. He will take care of us today. Do you believe that? God will take care of us. What we need today is another refilling. Praise the Lord. Tinutukoy niya dito ay yung mga nabautismo na ng Espiritu Santo. Amen. Kausap niya yung sa congregation. Hallelujah. So sabi niya, what we need today is another refilling. Another like the disciples. 3 days. Some of you trying to test an experience or trust it that they had 10 years ago. That's all right. But what about today? Amen. Yun ang tanong. Praise the Lord. Marahil lang ilan sa atin, hallelujah, they experience already the baptism of the Holy Spirit or the feeling of the Holy Spirit last Friday. or some of you, they experienced already last year, or 5 years ago, or 10 years ago. Others, a time memorial. Yung iba hindi na halos matandaan kung kailan nila huling naranasang mapuspos ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Brother Branham said, you need one today. Praise the Lord. Hallelujah. So, tayong matatagal lang sa mensahe, amen, huwag tayong makontento, don't just be contented that we are here, amen, having some good fellowship with each other, amen. You know, you have to desire that every time you come here in this church, amen, that you are filled with the Holy Spirit. Amen. Kinakailangan nasain ninyo na bawat pagdalo nyo rito ay mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Yun ang sinasabi niya. Amen. Hindi sapat na napuspos lang tayo nung nakaraan. Amen. Because it's available again today. Amen. Praise the Lord. Huwag niyo sabihing Bible study lang ito. Pwede kayo mapuspos ng Espiritu Santo sa inyong kinaupuan. Amen. Praise the Lord. Dahil ang pagkapuspos natin, hallelujah, ay humuhupa yan. Praise the Lord. Huwag yung sabihin na, napuspos na ako dati, okay na yun, sapat na yun. No, humuhupa yan. Amen. Pwedeng mawala yan. Kaya kailangan natin ng refilling. That's why we need a refilling of the Holy Spirit. Amen. Because you will need that, hallelujah, as you, praise the Lord, hallelujah. Magagamit natin ito sa pagharap natin sa mundo, pagpasok natin sa trabaho. Amen. Magagamit nito natin ito sa pakikipag-deal natin, amen, sa mga tao sa sanlibutan, amen, sa ating trabaho, sa ating mga, praise the Lord, sa ating mga kasambahay, amen, hallelujah, amen. At magagamit din natin ito sa pagharap natin sa mga trials natin, sa masuliranin, praise the Lord. That's why we need a refilling of the Holy Spirit, amen. So hindi ibig sabihin na nawala yung Espiritu Santo na pinambautismo sa inyo. Amen. Dahil sabi nga, minsan lang kayo dapat mabautismo ng Espiritu Santo. Amen. Sabi nga natin kanina, hindi na yun mawawala. Amen. Praise the Lord. So, but you need an experience of a refilling often. Amen. Madalas. Amen. Palagi. Praise the Lord. Kaya kailangan ng tuloy-tuloy na pagkapuspos ng Espiritu Santo. Kaya sabi ni Brother Branham, you need one today. Kailangan nyo ngayon dahil magagamit nyo ito sa mga susunod na mga araw. Today is the day. Sure. A feeling. The disciples about 3 or 4 days after they received the Holy Ghost went back and got in one accord and begin to pray again with one accord until the Holy Ghost shook the building where they were sitting. Amen.
This is Brother Branham is referring to Acts chapter 4. Amen. So the very same people. Amen. They were the ones who got baptized with the Holy Spirit in Acts chapter 2. Amen. Hallelujah. Na bumaba mula sa upper room at nagsalita ng iba't ibang mga wika. Amen. Ang sabi na parang sila yung mga lasing. Amen. Na naglakad dun sa kalsada. What's that? Baptism of the Holy Spirit. Amen. But 3 days after, hallelujah, 3 days after they got baptized with the Holy Spirit, when they were persecuted, when they, when Peter and John, hallelujah, praise the Lord, healed the, yung, nung pinagaling niya yung mga pilay doon sa gate called Beautiful. Amen. Amen. Kung babasahin nyo sa Acts chapter 3, sila yan nagkasama-sama doon sa isang gusali. Amen. At nanalangin sila at ang sabi ay nauga yung lugar na kinaroroonan nila. At napuspos na naman sila ng Espiritu Santo. Amen. That's only 3 days after they got baptized with the Holy Spirit. And then after that, they again filled with the Holy Spirit. Refilled with the Holy Spirit. So you see, there's more than one filling. One baptism, but there are more than one fillings of the Holy Spirit. Amen. Sabi ni Brother Branham, sa what shall I do with Jesus called Christ? Amen. The dynamics of this church will be a refilling of the Holy Spirit. So Brother Branham is discussing here about the dynamics and the mechanics. Hallelujah. He says that you can have these mechanics, but the don't have this dynamics. Amen. Maring nasa iyo ang pinakamagandang mechanics ng kotse. Amen. Pinakamagandang makina, pinakamagandang chassis or body. Amen. Nasa iyo na yung pinakamagandang gulong. Hallelujah. Ngunit kung wala yung dynamics, which is the power, amen, yung praise the Lord, yung gasolina na pwede nga magpandar nung at yung electric, amen, at lahat na yung power, amen, na pwedeng magpagana doon sa mechanics, amen, hallelujah, ay hindi ka po pwedeng dalhin nung sasakyan mo kung saan mo man gustong magpunta. Amen. Yun ang sinasabi niya, because it takes the mechanics and the dynamics together. Amen. Para ito mapakinabangan. Ang sabi niya, the dynamics of the church will be a refilling of the Holy Spirit. Right. Praise the Lord. Ibig sabihin ng iglesia ay dati lang nakaranas ng pagkapuspos. Amen. Pero may darating, ang sabi, ng muling pagkapuspos at yun ay magsisilbing dynamics ng iglesia. Praise God. Yun ang magpapausad sa kanila. Yun yung magpapagalaw sa kanila sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So ang sabi niya, the dynamics of the church will be a refilling of the Holy Spirit that we have worked in a small measure, while the headstone is coming down to unite with the body. Praise the Lord. Kung titingnan nyo yung mga salitang ginamit niya, we have worked in a small measure. Amen. Ang sabi, merong maliit na sukat ng refilling habang bumababa yung headstone. Amen. Napag-aralan natin last Friday, tinuro ito sa atin ni Brother Nelson. So sino yung headstone? Ang sabi, ito si Jesus Christ. Amen. The headstone is Jesus Christ. So, ibig sabihin, yung panahon bago bumaba yung headstone, hallelujah, praise the Lord, ay may mga refilling ng nagaganap dun sa iglesia. Praise the Lord. At pinaliwanag pa ni Brother Dandy dito noon, at yung nakita natin doon na Holy Ghost, hindi yun yung baptism of the Holy Ghost, but it is a refilling of the Holy Spirit. Amen. Dahil bago yun, hallelujah, nandun na sa ibaba yung Holy Spirit. Amen. Dahil hindi ka magkakaroon ng faith, ng virtue, ng temperance, amen, at patience, godliness, amen. Kung hindi sa tulong ng Espiritu Santo, this is already a refilling of the Holy Spirit, but it is, sabi ni Brother Branham, it is a small measure. Praise the Lord. Hallelujah. So actually, yung pag-akyat, yung sinasabi natin kanina doon sa pyramid, ay puro refilling lang yan ng Holy Spirit. Sabi niya, nagpatuloy siya, but when that head and body, amen, unites together, ang sabi niya, the full power of the Holy Ghost would raise her up just exactly like that. Even the dead that's dead in Christ for hundreds of years ago
will rise in the beauty of His holiness. Amen. And take a flight to the skies. Hallelujah. The dynamics is the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin sa ating panahon, kapag nakababa na ng lubusan yung headstone, praise the Lord, kapag nag-isa na yung katawan, amen, at yung iglesia, praise the Lord, at saka yung ulo, si Kristo, amen. Amen. Praise the Lord. Ay magkakaroon ng isang uri ng refilling. Praise the Lord. That is going to be in full power. That's right. Amen. Hallelujah. Not a small measure anymore, but full power. Amen. Hallelujah. Full measure. Amen. At sa sobrang lakas ng refilling na ito, ang sabi, hallelujah, tayo daw ay iaangat doon sa kalangitan. Praise the Lord. Ano yun? Yung dynamics na yun ang magdadala sa atin papunta sa rapture. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya huwag niyong iwalang bahala yung refilling of the Holy Spirit. Huwag kayong makontento na sabihin niyo, nabautismo na ako ng Holy Spirit. Ang sabi, yun yung magdadala sa atin sa rapture. Amen. Yung refilling. So gusto kong pansinin niyo, I want you to notice this, that the refilling of the Holy Spirit, as I have said a while ago, is a commandment. Amen. The Bible said, be filled with the Spirit. So it is a command. Ito ay utos. Be filled. At kapansin-pansin na ito ay, this is actually within our reach. Ito'y abot kamay natin, yung pagkapuspos ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Ngunit may mga bagay lamang tayo na dapat gawin. Amen. Para maranasan nyo ito sa inyong buhay. Amen. Praise the Lord. Hindi yung basta uupo ka lang dyan at darating na sa iyong Espiritu Santo. No. Meron tayong dapat gawin. Amen. Ano ba yung mga dapat natin gawin na yun? Yun yung ating pag-aaralan. Amen. So, nagkaroon ng paghahambing dito sa ating pinasa sa pagitan ng alak. There is a comparison here between the wine and the Holy Spirit. Hallelujah. The Bible said, do not be not drunk with wine wherein there is excess, but be filled with the Spirit. Right. Hallelujah. Dahil ang sabi, huwag kayong magpakalasing sa alak kung saan merong kaguluhan. Yung excess doon, ang sabi is a kaguluhan. Amen. At kapag napuno ka daw ng espiritu ng alak, amen, ang dulot niyan ay kaguluhan. Praise the Lord. So, but it's not so with the Holy Spirit of God. Amen. Nagpapakita ito ng contrast sa pagitan ng alak at ng Espiritu Santo. Hallelujah. Sabi niya, huwag kayong magpakalasing sa alak, kundi mga puspos kayo ng Espiritu Santo. Why? Dahil sa Espiritu Santo ay walang kaguluhan. Amen. The Bible said, God is not the author of confusion. Amen. And God has not given us the spirit of fear, but of a sound mind. Amen. Pagkalasing ka, wala ka sa tamang katinuan. You are not on a sound mind if you are drunk with wine. Praise the Lord. But when the Spirit of God is in you have this sound mind. Amen. Hallelujah. So, hallelujah. While we are, praise the Lord, so, bagamat naniniwala tayo sa gift, praise the Lord, pero hindi tayo naniniwala sa paraan ng pag-operate ng gift ng ibang iglesia, kung saan ang sabi ay nagkakaroon doon ng kaguluhan. Amen. Merong confusion. It's out of order yung pag-operate nila ng gift. So, kung namamahala talaga ang Espiritu Santo, kung ang isang tao ay may Espiritu Santo na, sa kanyang kaluluwa at may kaloob, then that spirit, amen, sa yung he will control, amen, doon sa kanyang loob para ito ay ma-operate ng tama. That's right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. At kung siya ay mapuspos ng espiritu, hallelujah, siya ang magkukontrol dito, yung Espiritu Santo magkukontrol, amen, para hindi maging magulo yung gawain, para hindi maging magulo yung pag-operate ng church, I mean, ng gift, amen. Para hindi mauwi sa kaguluhan. So, sa message ni Brother Branham, God's provided way. Konti lang po ito mga kapatid, madali lang. Kaya samahan niyo ako, huwag niyo akong tulugan.
Anyway, sabi ko nga, maintindihan ko kayo dahil praise the Lord, pag ganitong oras talaga, talagang napakahirap magpigil ng antok talaga. Amen. At praise the Lord. Ngunit, hindi ko maintindihan ko yung paghapon. Pero hindi ko maintindihan pag magang magay. Inaantok ka na dyan at nawawalan ka na agad ng gana. Amen. Kaya minsan yung preacher dito ay hirap na hirap maghatak ng Holy Spirit dahil pagka nakikita mo talaga na inaantok yung mga umagang magay. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon maintindihan ko kayo. Amen. Kaya hindi ko kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ngunit kung kaya naman ay pigilan nyo dahil sa saglit lang naman ito mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Dito hindi po tayo magtatagal. God's provided way. Ang sabi niya, we cannot have a healing service here until people gets in the spirit of a healing service. Praise the Lord. So, ang sabi niya, hanggat hindi pa tayo ready na gumaling, ay hindi tayo pwedeng magkaroon ng healing service. At ang patuloy sa ang sabi niya, we cannot have a feeling of the Holy Ghost until people gets in that kind of atmosphere. Praise the Lord, hanggat walang pagnanasa sa puso ng tao, hanggat na parang tuod siya sa gawain at wala siyang pakialam. Hallelujah, kahit na nangingitim na yung preacher dito kakasigaw, ay hindi pa rin siya makapag-amen. Praise the Lord. So if you're not ready for the feeling of the Holy Spirit, walang mangyayari. Kaya dapat kapag kagawain, pag every time you have a service here, you have to ready, you have to prepare yourself to receive the refilling of the Holy Spirit. Because if you are not ready, how can you receive the refilling of the Holy Spirit? Yun ang sinasabi ni Brother Branham. So you have to be in that atmosphere to receive the refilling of the Holy Spirit or the baptism of the Holy Spirit if you are not yet baptized with the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. So kung hindi ka malang makapag-amen do sa preacher. Amen. At kung ano-ano iniisip mo pag nasa church ka. Amen. So you are not in the atmosphere to receive the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Ngunit kapag ikaw ay naihanda, amen, ang sabi tulad ng mga disciples, amen, na nagkaisa sila, amen, sa pananalangin, amen. At ang sabi, meron silang isang layunin, they have one accord, isang pag-iisip, amen. Then the Holy Spirit came. Why? Because they were ready for it. Amen. So you have to prepare yourself. Amen. Dahil pwede kayong mapuspos ng Espiritu Santo ngayong hapong ito. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. So, merong confusion tungkol sa pagiging puspos ng Espiritu Santo. Amen. Merong kasing nagsasabi na someday they are telling that we can be filled by praying. Sa pamamagitan lamang ng pananalangin na pwede ka nang mapuspos ng Espiritu Santo, yun daw ang kailangan. Manalangin ka lang. You have to pray only. Then you will receive the Holy Spirit. Well, maaaring isa yun sa paraan. Amen. Hindi ko sinasabing huwag kayong manalangin. Amen. Hindi naman pala kailangan. Praise the Lord. No, hindi ko sinasabing huwag kayong manalangin. Pero ang sinasabi ko, huwag lang basta manalangin. Amen. Hallelujah. So prayer alone is not enough. Amen. So, first, hindi ka po pwedeng puspusin ng Espiritu Santo kung hindi ka pa nga nagsisisi. Exactly. Praise the Lord. Remember the Bible study last time. Amen. Hallelujah. Hindi ka pa nga nagsisisi tapos mananalangin ka na mapuspus ka kaagad ng Espiritu Santo. Meron ka pang tinatagong karumihan doon sa puso mo. Amen. Praise the Lord. So, meron ka nga, praise the Lord, meron ka pa nga dapat na ayusin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kapag ka, praise the Lord, kapag ka meron kang kagalit dito sa church. Hallelujah. At kapag ka nanalangin ka, in-expect mo kagad na mapuspos ka kagad ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Kahit lumuha ka dyan maghapon. Hallelujah. Praise the Lord. At maglupasay ka dyan. Amen. Hindi ka pwedeng mapuspos ng Espiritu Santo. Bakit? Kasi meron ka pang dapat ayusin. Amen. Dapat magsisi ka muna, ang sabi. Amen. You have to repent first.
Amen. And before you receive the Holy Spirit, amen, not just pray, you have to repent first. Amen. And seek God's forgiveness. Amen. Hallelujah. So hindi pwede yung galing ka lang sa sanglibutan at may sigarilyo ka pa sa bibig mo. Tapos mananalangin ka, tapos gusto mo mapuspos ka kagad ng Espiritu Santo. Siguro lasing ka pa dahil may hangover ka pa kagabi. Tapos gusto mo mapuspos ka kagad ng Espiritu Santo. No, you have to repent first. Yes, you have to prepare first yourself. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya hindi sapat ang panalangin. Amen. Kundi ngunit maring isa lang yan sa paraan. So, sabi ng iba, makukuha mo yon by experience. Amen. Marami ng taong nakaranas ng kung ano-ano ng experience. Pero mandurugas pa rin at sinungaling hanggang ngayon. Praise the Lord. Marami nang naglupasay sa church, nag-speak in tongues, at yung iba ay nag-prophesy pa. Amen. Ngunit hindi mo na mahagilap sa church. Nag-backslide na lahat. Amen. Doon sa church namin, doon sa Victoria dati, way back 1990s, talagang napakauso niya. Napakaraming nag-speak in tongues, prophesy, to say it the Lord, puro sa... Pero ni isa sa kanila, wala na akong makita. Puros mga backslide na. Nakakalungkot, pero yun ang totoo. So it's not just based on experience. So if not according to the word of God, then you cannot be filled, amen, with the Holy Spirit. Amen. So may mga tao na napuspos ng Espiritu Santo. Yung sinasabi ko kanina na hindi nila namamalayan. Namalayan na lang nila na bago na sila. Bakit kaya ganun? Wala na. Nag-iba na yung desire ko. Yes. Samantalang dati maamoy mo lang yung amoy ng alak kay talagang uhaw ka na. Parang gusto mo nang sugurin agad yung... Pero ngayon, praise the Lord, kahit na gano'ng hatak sa'yo ng mga kaibigan mo ay wala na. Yes. Amen. Praise the Lord. Hindi mo man namalayan, pero sabi, alam mo na meron na bago sa'yo. Yun ang sinasabi natin nung nakaraan. Hindi po pwedeng yung babae ng anak na hindi niya namamalayan na, ay, nanganak na pala ako. Imposible yun. Amen. Praise the Lord. Now, sabi ng iba, you can be filled by just emptying yourself out. Sabi nila, dapat ma-empty yung sarili mo, yung heart mo. So, kailangan ay magpabasyo muna para tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Right. Amen. Tama nga naman, di ba? Hindi ka po pwedeng mapuno ng Espiritu Santo kung merong ibang spirit pa na nananahan sa puso mo. Di ba? So, you have to empty that out. Amen. Amen. Praise the Lord. Pero, sinasabi ko, huwag kayong huminto sa pagkabasyo, sa pagka-empty. Right. Dahil baka maunahan ka ng mas malakas na Espiritu. Di ba? Praise the Lord. Baka maunahan ka ng mas malalang espiritu kapag ka nagtagal ka na empty o basyo. Dahil lang sabi, amen, yung espiritong galing sa'yo ng demonyo, amen, na nagpahirap sa'yo ng matagal na panahon at kapag ka isinuko mo yun sa Diyos, hallelujah, ang sabi ay maglalakad-lakad lang yan sa tabi-tabi. Praise the Lord. At babalik yun. Amen. Para tingnan yung pinanggalingan niya kung iyon ay bakante pa rin. At kapag ka nakita niya na bakante pa rin, ang sabi niya magdadala pa siya ng 7 another spirits. Worse than his case before. Amen. Hallelujah. So, mabuti magpa-empty tayo. Amen. But make sure na huwag niyong patagalin. Praise the Lord. Kapag binakante natin, hallelujah, praise the Lord, anyayahan natin agad ang Espiritu Santo. Kaya yung awit natin kanina, come Holy Spirit. Amen. Come into my heart. Fill me. Amen. With your Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng iba, we are filled by claiming it by faith. Praise the Lord. Sabi nila, hallelujah, we are filled by claiming it by faith. Sabi nila, I claim it, I claim it. I claim it, I'm filled. Praise the Lord. Alam nyo, sabi ko kanina, yan ay utos. Hindi yan kiniklaim.
Amen. Kapag sinabing magpabautismo kayo sa tubig, hindi mo pwedeng sabihin, I claim it, nabautismo na ako sa tubig. No, you have to be baptized by water. Because it is a command. Amen. Don't just claim it. Dahil meron kang dapat na gawin para ikaw ay mapuspos ng Espiritu Santo. Amen. So how can you claim something, amen, na iniutos sa'yo? Praise the Lord. Alam nyo, kapag ka, praise the Lord, halimbawa kapag ka binigyan ka ng nanay mo, halimbawa ng isang box ng chocolate, sabi sa'yo ng nanay mo, anak, meron akong binigay sa'yo ng isang box ng chocolate dun sa ref. Kainin mo. At magpakasasa ka dun sa chocolate na binigay ko sa'yo. Praise the Lord. So yun ay utos. So, huwag mong sabihin, I claim it. Ang sarap ng chocolate. Kiniklaim ko na masarap talaga yung chocolate na binigay ni nanay. Praise the Lord, ewan ko sa'yo. Pero kung ako sa'yo, hallelujah, ay tatakbo ako doon, pupuntahan ko yung ref na sinasabi ni nanay at bubuksan ko yung ref, hahalubhugin ko, titingnan ko, hahanapin ko kung nasan yung chocolate. At pag nahanap ko yung chocolate, kukunin ko, hallelujah, babalatan ko. Hallelujah, at pag nabalatan ko, kakainin ko, mungunguyain ko. Amen, hallelujah. Para maranasan ko kung gaano kasarap yung chocolate. Praise the Lord. Don't just claim it. Amen. Hallelujah. Because it's a command. Hallelujah. So anong gagawin nyo para mapuspos kayo ng Espiritu Santo? Amen. Don't just claim it. Amen. Don't just go to church and say, I claim it. I'm filled with the Holy Spirit. No. You have to repent your sins first. So kung meron kang pagkakaunawaan sa inyong kapatid, sabi ko kanina, hallelujah, ay punta mo muna siya at makipag-ayos ka muna. Amen. Tapos ay, kung kinakailangan lumuhod ka sa altar, hallelujah, para tanggapin ka ng ating Panginoon, then you can be filled with the Holy Spirit. Amen. Pag naayos muna, hallelujah, ang iyong buhay. So sabi, linisin mo muna yung buhay mo at gawin mong handa. Amen. Para tumanggap ng Espiritu Santo. Then you can be filled. Amen. Don't just claim it. Amen. Because it is a command. Amen. Hallelujah. So may mga kondisyon na hinihingi para ikaw ay mapuspos ng Espiritu Santo. Dahil ang sabi sa Galatians chapter 5 verse 22, sa Galatians chapter 5 verse 22, merong sinasabi dito na fruit of the Spirit. Pansin ninyo, hindi sinabing fruits, but fruit. Amen. Verse 22, but the fruit of the Spirit, sabi ng iba, minsan daw yung Bible daw ay wrong grammar. Pero alam nyo, hindi naman yung nakukuha sa pagalingan natin ng grammar. Amen. Sabi rito, but the fruit of the Spirit is, kita nyo, is daw, pero ang dami naman niyang sinabi, love, joy, peace, long suffering, di ba? Praise the Lord, wrong grammar, di ba? Alam nyo, kung ikaw ay maingat sa grammar, amen, dapat ang sabi, the fruits of the Spirit are, di ba? Praise the Lord. But it's one Spirit. Amen. That's why it's singular. It's one Spirit na nagmamanifest ng iba't ibang katangian. Amen. Yun ang ibig sabihin nun. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ang sabi, against such there is no law. Amen. Now, tingnan natin ngayon ang mga katangiang iyon. Amen. At mag-checklist tayo sa ating sarili. Praise the Lord. Una, ang sabi, love. Checklist tayo. Check. Meron tayo pag-ibig. Amen.
Praise the Lord. Joy! Check! Ba, talaga naman. Dahil every time na nandito tayo, talaga nga nandun yung joy. Amen. Nag-uumapaw yung joy natin. Number three, peace. Check! Ba, talaga naman. Nakakatatlo na. Praise the Lord. Long-suffering. Check! Gentleness. Check! Amen. Goodness. Praise the Lord. Check! Faith. Yung faith dito, ibig sabihin, pagtatapat. Aha. Medyo alanganin eh. Pero check. Pasang-awa, di ba? Meekness. Oh, praise the Lord. Ano yung mga meek dito? Check. Pero para mabigat yung kami mag-check. Eh, no? Kinakapos eh. Temperance. Eek. Patay, sablay. Hindi umabot. Praise the Lord. Wala palang temperance. Amen. Then how can you claim to be filled with the Holy Spirit? Wala ka pang temperance. Praise the Lord. Samantalang yun ang katangian ng Espiritu Santo. Amen. Na dapat ay nagmamanifest sa iyo. Amen. Now the Holy Spirit that you receive, ay nandyan na yan. Kaya nga sabi, selyado ka na. You are sealed already with the Holy Spirit. And it should manifest that character in you. Then the Holy Spirit ay lalapit sa iyo at ang sabi, bibigyan kanya ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen. So, marahil hindi mo agad yun na may pakita. Amen. Pero unti-unti, praise the Lord, pinipilit mo sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Dahil kung wala ang Espiritu Santo, ay hindi mo talaga yung magagawa. Amen. Yun yung sinasabi natin, pag-aaral natin sa stature of perfect man. Hallelujah. Then the Holy Spirit comes and gives you power para lubusan mong ma-manifest ang mga bagay na ito. Then you are filled with the Holy Spirit. Amen. Excuse me. Sabi ni Brother Branham, parang yun daw yung kalapati at yung kordero, yung tupa. Ang sabi, praise the Lord, ano kaya kung yung hayop na nire-represent ni Jesus Christ ay isang kambing? No. Palagay nyo, yung kalapati ba ay dadapo dun sa kambing? No. Hindi, di ba? Praise the Lord, bakit? Kasi hindi sila magkatulad ng katangian. Praise the Lord. They are they have different characteristics. Amen. Hallelujah. So hindi sila magkaisa. So ang kalapati, ang sabi, siya yung pinakamaamong at ibon. Pinakamaamo sa lahat ng ibon at yung tupa naman siya yung pinakamaamo sa lahat ng hayop. Amen. So pareha sila ng katangian. Kaya pwede silang magtulungan. Amen. Maaari silang magkasundo. Amen. Pero kung kambing yun, o leon, o lobo yun, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Hindi yun po pwedeng dumapo yung kalapati doon. Amen. Dahil iba yung kanyang katangian. Amen. Kaya kung hindi nagmamanifest ang fruit of the Spirit, bagamat may Espiritu Santo na kayo, baptized na ka ng Holy Spirit, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi 'yun hindi 'yun ma-manifest marahil dahil sa kulang tayo. Amen. Sa pagbabasa marahil ng Bible. Amen. Kapag nagkulang tayo sa pananalangin. Amen. Or nagkukulang tayo sa fellowship, on and off tayo sa gawain. Amen. Palagay niyo ba mapupuspos kayo ng Espiritu Santo? Amen. No, di ba? Hallelujah. In fact, hallelujah. Kung meron kayong Espiritu Santo at yun ay at yung gawa ng laman, hallelujah. Yung gawa ng laman pa rin yung nakikita sa atin. Amen. Ano ba yung mga gawa ng laman? Sabi nasa Galatians chapter 5 verse 19, sabi ni Brother Branham, ang kalapati ay aalis daw at lilipad. Amen. Papunta sa puno at maghihintay na maging maamo ka muna ulit bago siya bumalik ulit sa iyo. So, meron ka ng Espiritu Santo noon. Kaya lang ay, praise the Lord, nagapi ng gawa ng laman. Praise the Lord. Kaya ngayon, yung joy of salvation mo, hallelujah, ay hindi mo na maramdaman. Amen. Kaya dapat,
ay pumasok ulit tayo doon sa stage of perfect man. Amen. Then the Holy Spirit will come and can work with you. Amen. Sa pangkondisyon sa Ephesians chapter 4 verse 30. Para makaranas tayo ng tuloy-tuloy na pagkapuspos ng Espiritu Santo. Then dapat daw ay grieve not the Holy Spirit of God. Amen. Hallelujah. Ang kausap niya dito ay mga nabautismuhan na ng Espiritu Santo. Amen. Mga naselyuhan na. Ibig sabihin, hindi na mapapahamak kasi selyado na. That's right. Amen. Pero pwede mo palang mapighati ang Espiritu Santo. Yes. You can grieve the Holy Spirit. Amen. That's why it says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of your redemption. So, imbis na mapupuspos ka, ay mapipighati mo ang Espiritu Santo. It's either mahalina mo ang Espiritu Santo or mabugaw mo. Amen. Hallelujah. So, pwede mo siyang mapighati. Amen. Hallelujah. At naka-enumerate dito, mga kapatid, ang mga nakakapighati sa Espiritu Santo. Amen. Alam nyo, hindi mo kailangang gumawa ng malaking kasalanan. Amen. Bago mo mapighati ang Espiritu Santo. Amen. Sabi ni Brother Branham, ang Holy Spirit daw ay very sensitive. Napaka-sensitive niyan. The Holy Spirit is very sensitive. Dahil yung, ang sabi niya, yung simpleng pag-iingay lang dyan sa church. Amen. Yung pagtayo-tayo natin ng unnecessary. Amen. Yung pagpunta-punta natin sa kung saan. Hallelujah. Yung mga pagkukwentuhan ninyo habang merong nangangaral, ang sabi niya ay nakaka-grieve yun ng Holy Spirit. Ang sabi, madali siyang mapighati. Praise God. Matampuhin siya. Ang Holy Spirit daw, ang sabi, ay very sensitive. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid, kapag nandito tayo sa gawain. Amen. Maging tayo sa Panginoon. Maging sensitive din tayo. Amen. Nandun dapat yung reverence. Amen. Hallelujah. So tingnan nga natin ang mga nakakapighati sa kanya. Amen. Sa Ephesians chapter 4, sabi niya rito sa verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Nang sabi niya, una, let all bitterness, kapaitan. Praise God. Kapag meron kayo kapaitan sa inyong puso na inaalagaan, amen, ay hindi niyo mahahalina ang Espiritu Santo para puspusin kayo. Amen. Hallelujah. So you cannot be filled with the Holy Spirit if you have a bitterness in your heart. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil ang kalapati daw ay lilipad yan kapag away kayo ng away sa bahay. Di ba? Laging may pagtatalo sa bahay. Hindi siya makatiis sa mga taong may mapait na puso. Kaya yung kalapati, sabi, wala siyang abdo. Amen. Wala kapaitan sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. So, kaya ang bitterness ay nakakapighati sa Espiritu Santo. After bitterness and wrath, hallelujah. Ano ba yung wrath? Ang wrath, ito ay galit na inexpressed. Kapag sinabing the wrath of God, it is judgment. Amen. Hallelujah. Kapag ka nandyan yung wrath of God, ang sabi, siya'y nagpapababa ng apoy. So, ito ay galit na na-express, mga kapatid. Hallelujah. Nagpapadala siya ng mga salot. That's the wrath of God. Amen. So, yun ay galit na in-express na kailangan niya magsugo ng apoy. Hallelujah. Magsugo ng lindol. Hallelujah. At lahat ng klase ng salot. Amen. Kapag meron tayong galit. Amen. At kapag in-express yung galit na yun, hallelujah, bulyaw dito, bulyaw doon. Diba? Dabog dito, dabog doon. Praise the Lord. Kung anong mahawakan, bato dito, bato doon. Praise the Lord. Yun ay wrath. Yun yung galit na ine-express mo. Praise the Lord. Yun ang nakakapighati sa Espiritu Santo. Amen. Aalis sa'yo ang Espiritu Santo kapag puno ka ng wrath. Amen. Hallelujah. Sabi, and anger. Hallelujah. Ang anger ay parang parang baga. Alam niyo yung baga. Yung uling pagka yung baga, yung walang apoy. Bagamat hindi siya naglalagablab, ito ay painit ng painit. Ng painit, lalo kapag ka ito ay nahihipan ng hangin. Lalong umiinit. Praise the Lord.
Hallelujah. Praise God. Ang tawag dyan ay ngit-ngit. Praise God. Galit na hindi mo ma-express, kaya nagngingit-ngit ka. Praise the Lord. At habang pinipigilan mo ito, hallelujah, ay lalo kang nagngingit-ngit. Praise God. Mahirap yan, dahil pag yan ay naipon, yan ay sasabog. Praise God. Hallelujah. Mas matindi yan pag ito ay na-express dahil naiipon muna. That's anger. Kapag nagingit-ngit ka ay, praise God, nagsabi, hindi mo daw mahalina ang Espiritu Santo. Praise God. Paano ka mananalangin? Hallelujah. At sasabihin mo, Panginoon, puspusin mo ako ng iyong banal Espiritu habang nagingit-ngit ka naman. Hindi po pwede, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And clamor. Ano yung clamor? Pag-aalitan. Yan yung galit na dinadaan sa daldal. Mga pag-iingay. Praise the Lord. When you say there is a clamor, merong pag-iingay. May pagsigaw. Merong rally. Sino ba dito yung mahilig mag-rally? Praise the Lord. Ayaw ng Diyos yun. Clamor. Amen. Hallelujah. Ayaw ng Espiritu Santo yung maingay. Yung ingay na magulo, na may pagtatalo. Amen. Amen. Hindi yung maingay na masaya. Amen. Iba naman yun. Okay lang maging maingay tayo dito sa church as long na tayo ay masaya. Amen. Amen. Hallelujah. Ngunit kaya kayo nag-iingay dahil merong pagtatalo. Amen. Merong debate, merong pag-aaway dito, mga kapatid. Ayaw ng Diyos yun. Amen. Ayaw ng Espiritu Santo. Sabi niya, and evil speaking. Praise the Lord, lalo na yan. Amen. Kung titingnan niyo yung Greek lexicon, ano niya dito, slander. Slander ang translation niya. O yung paninirang puri. Yung pala yung evil speaking, slander. Amen. Mga tattler, yung sabi ni Brother Nelson noong nakaraan, mga tismoso, mga tismosa. Praise the Lord. You know, the Holy Spirit cannot stand chismis or gossip. Praise the Lord. Kung gusto nyo na manatili ang Espiritu Santo sa inyong tahanan, amen, huwag nyong siraan ang inyong kapatid. Amen. Huwag kang magsasalita ng anumang laban sa kanya. Amen. Dahil once na nagsalita ka, or evil speaking, laban sa kanya, ang Holy Spirit ay aalis. Amen. Praise the Lord. Minsan magtataka ka, bakit parang yung panalangin natin ay parang hindi tumatagos sa kisame. Parang nandyan lang yung panalangin natin. Hindi nakakaabot sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Paano kasi kanina lang sinismis mo ako eh. Si Brother Alan, alam mo, ganyan yan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Then you grieve the Holy Spirit. Amen. Pagka puros chismis yung pinag-uusapan nyo. Amen. So evil speaking be put away from you with all malice. Ano yung malice? Malicia. So hindi lang yan na paghihinala, kundi yan ay isang intensyon na manakit. Amen. Tinanong ko rin dito sa Greek lexicon, ang sabi, desire to injure. Merong desire to injure. Nandun yun. Amen. So gusto mo talagang saktan yung tao. Amen. Sa pamamagitan ng sasabihin mo. Amen. There is a desire to injure. So gagawan mo siya ng kwento, praise the Lord, tungkol sa kanya with a purpose na siya ay pasakitan. Praise the Lord. Yun yung malice. Amen. Pag ganyan ang ginagawa mo, you grieve the Holy Spirit. Amen. Right. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May konting oras pa. Malapit na. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sino bang nakaka-relate so far? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But you know what? Ang Biblia ay balancing balance. Amen. Hindi niya tayo iiwan sa ere. Amen. Ano man yun, mga nakakapagpighati sa Espiritu Santo ay ang sabi, baliktarin mo lang yun. Praise the Lord. Hallelujah. Baliktarin mo lang yung mga ginagawa mo na nakakapagpighati sa Espiritu Santo. Amen. Then, mahalina mo o mapapalapit mo ang Espiritu Santo sa iyo. Amen. Then, mapupuspos ka ng Espiritu Santo. So, ganito lang yun. Ganito yung gagawin nyo. Sa verse 32, ang sabi niya,
And be ye kind one to another. Diba? Praise the Lord. Ito, imbis na magalit ka sa kanya, amen, hallelujah. Imbis na i-chismis mo siya, siraan mo siya, sabi niya, be ye kind one to another. Amen. Sabi, maging mabait lang kayo sa isa't isa. Yes. Praise God. Amen. Siguro, pagka galit kayo dun sa kapatid mo, ay siguro, kailangan yayain mo muna siya sa labas para kumain at magbanting muna kayo. Kaya kapag ka merong nagyaya sa akin sa labas, alam ko na. Delikado, sinismis ako nito. Praise the Lord. Alam niyo, kaya hindi rin ako nagyayaya sa inyo sa labas kasi wala akong galit sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hindi ko na kayo kailangang suhulan para maging okay lang kayo sa akin. Praise the Lord. Amen. Be kind to one another. Amen. Kumustahin niyo siya kahit sa chat man lang. Sabihin mo, naalala kita kapatid. Amen. Kumusta ka na? Amen. Alam mo, pinagpipray kita. Amen. Hallelujah. Amen. So be kind. Be good to one another. Sunod, sabi niya, tender-hearted. Ano ba yung tender-hearted? Compassionate. Praise the Lord. Or mahabagin. Amen. Forgiving one another. Amen. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Sabi niya, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Amen. So, baliktarin niyo lang yung mga nasa itaas. Amen. Ano mangyayari? Yung napipighating espiritu, amen, ay mahalinan niyo. And you can be filled with the Spirit once again. So, conclusion. Amen. Praise the Lord. Conclusion agad. Yay! Malapit na. Praise the Lord. Malapit na. Amen. Merienda na. Praise the Lord. So ano ang resulta? Amen. Ang pagkapuspos ng Espiritu Santo sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Amen. Merong akong nilistang apat na resulta na maaaring ito ay maging kapakinabang sa atin. So una, this is personal. Merong personal na resulta sa iyo. Amen. Balik tayo sa Ephesians chapter 5 verse 19. Sa binasa natin kanina una. And be not drunk with wine, wherein there is excess, but be filled with the Spirit. Verse 19. Hallelujah. So pagkatapos na kayo ay mga puspos ng Espiritu Santo, sa verse 19, ang sabi, speaking to yourselves, amen, in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Praise the Lord. So ang sabi, magkaroon kayo ng isang joyful spirit. Puspos ng kagalakan. Amen. Na hindi mo maiwasang kumanta ng mga himno. Ang sabi, ng mga awiting makalangit. Amen. At kaya nakaka-bless minsan itong ating kapatid, si Brother Brother Bong, talagang praise the Lord, kapag ka-umawit siya, talagang laging on fire. Nandun lagi yung kanyang kagalakan. Amen. Si Brother Alvin, yung ating mga song leader. Praise the Lord. Di ba? Kesa naman yung song leader mo dito ay walang kabuhay-buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ibig sabihin, sila'y puspos ng Espiritu Santo. Amen. Dapat ganun yung mga song leader natin, mga puspos ng Espiritu Santo. Merong kagalakan lagi sa kanilang puso. Amen. Makikita mo sa kanilang mga muka. Amen. Ang kagalakan. Amen. Hallelujah. So ang iyong espiritu ay nagiging mapagpuri sa Diyos kapag ka ikaw ay puspos ng Espiritu Santo. Amen. Huwag mong sabihin na hindi ka marunong umawit. Ako nga hindi ako marunong umawit, pero kahit na mag-isa ako, lagi kong kumakanta pag mag-isa ako. Pero pag may naalam ko may tao na, medyo ano na. Kapag meron na akong naramdamang, may tao pala. Medyo, praise the Lord. Hallelujah. Number two, spiritual. So may spiritual benefit din ito, mga kapatid. Sa verse 20, sabi niya, giving thanks always for all things
unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So spiritually, amen, ay magiging mapagpasalamat ka sa lahat ng bagay. Amen. Pag sinabing lahat ng bagay, pati yung mga pagsubok, ipinagpapasalamat mo. Lord, salamat po, Panginoon Diyos, sa pagsubok. Salamat, Panginoon, sa trials, maging sa mga adversity, ang sabi. Amen. Kasi ang sabi, lahat ng bagay. Amen. Dahil ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, kaya kaya mong magpasalamat sa Kanya. In everything, give thanks. Ang sabi nga. Amen. Hallelujah. So, mabuti man o masama, spiritually, you are able to thank God and glorify God if you are filled with the Holy Spirit. Number 3, sa verse 21, sabi, meron din itong epekto sa inyong pakikipag-ugnayan sa inyong kapwa, yung relasyon natin sa ating kapwa-tao. Amen. Submitting yourselves one to another in the fear of God. So, magkakaroon ka ng attitude na mapagparaya sa iyong kapwa. Praise God. So, ang taong may Espiritu Santo, amen, hindi yan palaging nalalamang sa kapwa. Praise God. Hindi siya laging naniniko para lang makapwesto ng maganda. Diba sa basketball, minsan kailangan mong sumiko para makapwesto. hindi ganun, mga kapatid, panlalamang yun. Para lang maagaw mo yung bola, kailangan mong sikuhin yung kalaban mo. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Foul yun, foul. Praise God. So, unahin niya yung kanyang kapatid palagi. Amen. Para lang unang makinabang ang kanyang kapatid. Yan ang taong puspos ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Ganyan ang epekto nito. Amen. Sa kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang kapwa. So, submitting yourselves one to another in the fear of God. Praise the Lord. Number 4, ministerial. Alam niyo, kung ikaw ay ministro, amen, mga tagapagturo dito, mga kapatid, ay meron din itong pakinabang sa iyo kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo. Malaking pakinabang ito. Kaya nga, tayo kapag bago tayo tumayo rito, hallelujah, or bago tayo mag-share, ay nagpapapuspos tayo ng Espiritu Santo, tayo nananalangin, hallelujah, nagko-consecrate tayo, amen. Kung kailangan mag-fasting ka. Amen. So, praise God. Hallelujah. So, kapag ikaw ay ministro at ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, ikaw ay magiging matapang. Amen. Sa paghahayag ng salita ng Diyos. Magiging matapang ka sa pag-share ng salita ng Diyos kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo. Sa Acts chapter 4, verse 31. And when they had prayed, the place was shaken. Ito yung sinasabi natin kanina. Where they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost. Pansinin niyo, mga kapatid, yung epekto nung sila ay napuspos ng Espiritu Santo. And sabi niya, and they spake the word of God with boldness. Nung sila ay napuspos ng Espiritu Santo, hallelujah. Praise God, they speak the word of God with boldness. If you are a minister, amen, at ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, hallelujah, ikaw ay mapupuspos din ng katapangan. Amen, sa paghahayag at pagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Amen. So the command is, be always filled with the Spirit. So huwag kayong makontento na napuspos na kayo last Friday, or last year, or last 10 years ago. Amen. Praise God. But you can experience it again today, sabi ni Brother Branham. Amen. And continually filled, amen, with the Holy Spirit. Patuloy, tuloy-tuloy, mga kapatid, mapuspos kayo ng Espiritu Santo palagi. Amen. Hallelujah. Tandaan natin, mga kapatid, amen. Hallelujah. Dapat lagi nating nararamdaman yung Espiritu Santo ng ating Panginoon sa ating pamumuhay, sa ating pang-araw-araw. Dapat lagi tayong may baon na Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagharap sa lahat ng nakakasalamuhan natin. So remember that it's a continuous process. Amen. Na maaari niyong maranasan palagi. Praise God. Dahil pag hindi ka magpapuspos palagi, ay matutuyuan ka. Praise God. Hallelujah. Kaya dapat ay magamit natin itong mga
mga tips na ito. Magamit natin itong mga napag-aralan natin ngayong hapong ito, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Para lagi tayong mapuspos ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Amen. Awitin natin yung to get a touch from the Lord is real. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Tagapin niyo ang Espiritu Santo ng Diyos sa hapong ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung kayo ay handa na tumanggap ng Espiritu Santo, amen, ang Espiritu ng Diyos ay narito. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpapakatagal, nais ko pong tawagan si Brother Bong para pangunahan po tayo sa ating closing prayer. Hallelujah, Lord. Let us pray. Lord, muli po, Panginoon, kami nagpapasalamat, Lord, sa inyong banal na Espiritu, Ama, Lord, na tinuturuan niyo kami sa lahat ng bagay, lahat ng aspeto, Panginoon. Lord, kung wala kayo, Lord, hindi namin po alam po nasaan kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga espiritong ito, Lord, na Lord, nagbubunga sa amin, Lord, na magkaroon kami ng joy, peace, Lord, meekness, Panginoon, Lord, lahat ng diamonds na ito, Lord, ay nasa inyong mga nobya, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong ginamit sa aking kapatid, Lord, na patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, sama siya, saan mo yun, siya dalhin, Panginoon, kayo po, Lord, na mag-bless sa kanya, sa aking kapatid, Panginoon, na kung gano'n, naging pagpapala dito sa aming Panginoon, kasama siya, mo siya dalhin, Lord, ganun din, Lord, sa pupuntahan niya, Panginoon, Lord. Lord, salamat sa mga gawain ito, Lord, patuloy kayong nagpaparamdam, patuloy niyo kami binibigkis sa aming pagmamahal, Panginoon. Lord, sa mga nalalabing oras, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon, sa pag-fellowship, Lord, na makapag-fellowship kami, Lord, sa inyong mga salita, Lord. Hindi, Lord, kami nag-fellowship sa mga pagkain, ngunit, Lord, napaka-importante, Lord, ang iyong salita sa amin, Panginoon. Lord, samahan mo kami, Lord, sa isang linggo na naman ng aming pagkikipagbaka sa labas ng simbahan nito, Lord.
Lord, kayo po ang manguna sa bawat isa, Lord, na maging matagumpay na ng Panginoon. Lord, alam po namin na matagumpay na kami, Lord, na nasinapupunan pa lang kami ng aming magagulang, Lord. Kami tagumpay ng Panginoon. Salamat, O God, sa love blessings na ito. Lord, ang lahat ng papuri at pasalamat ay binabalik po namin sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Ito po ang sabit dalangin. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Tapos na po ang gawain. Amen. Magkamay po tayong lahat. God bless you all.